Hello guys! Ken Kaneki, Tokyo Ghoul. Isa na naman pong toys na i-review ko po. Isa po sa mga collection kung napakaganda. Ito po ay isa pong karakter ng isang cartoon anime ng pinamagatang Tokyo Ghoul. Siya po si Ken Kaneki. Yan po yung awakened version niya na kanyang power. Kung mapapanood niyo po, marami siyang details at saka napakagandang animeng istorya po siya. Ayan po. Kung makikita niyo po, napaka-accurate. Meron po siyang base. Meron po siyang taas to 27 cm. Napakaganda po siyang display. Kung makikita niyo po, yan. Iikot po natin. Yung mga paint job. Yan po, makikita niyo po siya. Yan. Na pinapakikot ko po sa aking kamay. Ayan, makikita niyo po yung fang niya sa likod, sa side. Napakaganda pong display. Ilagay niyo po sa kwarto. Yan, kahit saan. Saan niyo po choose na ilagay. Napakaganda po ng ganitong laruan. Hindi po siya masyadong nilalaro kasi baka masira. Kasi statue lang po siya. Pero kung mahilig po kayo sa anime, makikita niyo po siya. Mapapamahal po kayo na nakikita po siya sa inyong mga kwarto at sa inyong mga toy room. Na napakagandang display. Accurate na accurate po. Yan po ang special review ko sa ganyang magandang collection. Ayan po. Kung makikita po niyo yung face niya. Ayan po. Accurate pong accurate. Beast na beast po siya. Ang istorya niya po nainlove po siya sa babae na hindi niya alam ay isa palang goal. And then, yun po, sumanib sa kanyang katawan ng isang dugo. At nung ayaw ko na mag-istorya kasi ayaw niyo na pong panoorin kapag sinabi ko na po lahat. Yan po, makikita niyo po siya. Ayan. Very accurate. Kaya po siya ginustok po nga i-display kasi napakaganda pong display sa bahay. Tsaka nagdi-display po ako ng magandang toys. Binili ko po siya sa Kotobukiya, pre-order. Kung gusto niyo po bumili, hindi ko pa alam kung available pa pero meron po siguro pang nagbebenta. Mga ano na po siya ngayon, naubos na po siguro, pero meron pa po. Hanap lang. Tiyaga lang po. Pre ng nangongoleksyon, di po madali. Kasi, marami pong bumibili. Yun lang po, maraming bumibili. Marami pong nagko-collect. May mga poses po siya kasi kung mapapanood nyo po ang Tokyo Ghoul, pinusasan po talaga siya in-slave ng isang goal.
hanggang na-awaken ang kanyang power at siya rin po ang nagpahirap doon. Makikita niyo po kapag manunod po kayo. At dito na lang po, sana po nagusto niyo po itong preview kong isang toys. Sana po mag-like po kayo para magustuhan nyo. And then, salamat po sa pag-view. Subscribe po kayo para marami pa po akong i-upload na video na mga toys collection ko po na magugustuhan nyo po balang araw. Kaya, maraming salamat po sa inyo. And next time po, thank you for viewing.